1-on-1, kung makuha niya talaga yung mga weakness, yung points na pwede niyang tamaan dito kay Nets, pwede siyang maging advantage eh. Pero in terms of the team fight, yung AOE ng Blazing Duet, tingin ko, kung 1v1 setup lang, ang hirap itel, pero when it comes itel to the po... Oh, yan. Dili ka na lang mag-tell. Dili ka na lang mag-tell. Feeling ko Ruby, tsaka... Yeah, Ruby? D-Roth. Ruby, D-Roth. Makes total sense para sa Omega kasi... yung D-Roth para sa Esmeralda, syempre. Yung Ruby, maganda siya. Oh, Lolita instead. Okay. Your team is full control over it. And as you can see, the man, the myth, the legend, the Chuck Mamba. Nagkakadita ba ang Onyx? Kasi parang pwede siyang gamitin this time as a immediate burst doon sa mga D-Roth, sa 1-1 for sure. Kung hindi man, eh, pwede silang bumalik doon sa Kagura. And parang madaming options eh. Meron ding Sicilian, meron ding what you call this, the Kagura, the Sicilian, Lilia, ganyan. Instead, Sicilian, oo. Pero medyo lugi siya if ever for the laning. Pagdating doon sa mobility naman na meron ng isang Julian, ah. Oo. Pero late game wise, ang ganda ng pick ng Onyx na to. For late game talaga, insurance nila to when it comes to the magic damage. Tapos meron pa silang Claude. Yep. I really feel like yung scaling is going to the side of Onyx Philippines. Mm-hmm. But then again, you can never ever underestimate a 1-1, lalo na kapag nakalipad na. Ang dali din kasi, sa nakikita ko, ang dali din kasi i-dive ng isang Sicilian kung isipin mo. Mm-hmm. Kapag ikaw yung nasa side ng Omega, but still, have that Akai. Yun yung edge ng side ng Onyx Philippines. Ladies and gentlemen, Omega versus Onyx. Sensui versus Ryzen. Class S na laban, mga kaibigan. Sino nga ba ang sisigaw ng ubusin, ubusin, ubusin? At sino ang sisigawan? We will head in dito sa ating Celestial Palace. Magbubukas ang portal. Let's head in for this series. Game number 1, ladies and gentlemen. Nag-iingay na ang ating crowd. Andito na nga ang ating mga players sa Celestial Palace. We can see here Sensui actually securing the purple buff. Same goes with Ryzen. Ang gagamitin niya dito would be the Paquito on the jungle. While Renjo naman ay magiging katapat as a counter dito. Ito yung sagot nila kay Der with the Esmeralda. Pero we can see here, actually, Chacnu, haalagaan niya na kagad si Kenra dun sa Golden. Binibisita, sumisilip siya, and hindi niya talaga papabayaan sa bandang umpisa. Okay. Kasi yung mukhang, pwede kasi mag-fast clear yung Cho, kasi naka-ano to eh, naka-concussive blast. So pwede nilang i-fast clear yung mate, punta dun sa may gold lane side. At mas maganda kasi, as much as possible, diin mo agad yung Claude para hindi ganun makadali mag-farm. Now, Onyx is looking like they really want to get their ultimates. And at the same time, kung papansin mo yung kanilang mga talents or mga emblems dito rather, dalawa naka-avar sa side nila. So will this be a long dragging game na abangan nila na mag-late game? Or will this be something of somewhat of an aggressive type of play na makikita na sa Onyx given na naka-avar sila? I think hindi mo talaga, hindi ka talaga may aggressive dito. Kung kontrolin mo yung mapa, maghihintay ka ng mga openings mo. Nets, kamuntikan mahuli. Napilitan siyang gawitin dito yung sprint upang makatakas doon sa sitwasyon na yon. And Omega, bumibisita na sa jungle camp ng kabila, pero si Chacnu isisilip na naman. Si Rapidot ata pwedeng bigyan, pero makakapag-jeet Kun daw pa atras. Pero with that, Kelra nakakuha ng konting gold mula doon sa energy shield sa may bandang ibaba. I think Wolf has made this point na hindi lalaban dito yung side ng Onyx kasi nakita na rin natin na hindi talaga sila sumaban. Yung priority ng Omega is into the gold lane. Nagkaroon ng konting opening yung Onyx Philippines. Sabi nila, okay, nag-move dito sa may bottom lane. Yung mga members ng Omega, pwede natin i-punish ng mabilisang pag-turtle. Ginamit nila lahat ng mga pwede nilang i-expend dun sa may turtle fight. And actually, hindi siya fight talaga kasi nakahanap lang ng opening yung Onyx. And if, kung ikaw yung naglaro sa side ng Onyx Philippines, masaya ka na sa mga ganun pangyayari. Hindi na matay yung gold laner mo, nakakuha ka pa ng turtle. And given the fact na sinabi mo nga na mas mabagal yung playstyle nila dito as compared to Omega, pabor sa kanila yun eh. Oo. So kung bagay ginagawa ng Omega dito, sila yung naghahabol, sila yung minamadali tong laban. Kasi alam nila na pag hindi sila gumawa ng mga risk katulad dito sa bandang early game, talaga mahirapan sila. Ryzen na pasobra ata, may ipit siya dito with a heavy spin. Nakuha na nga ang unang patak ng dugo mula dito kay Sensui.
isa sa mga Class S na naglalaban dito ngayon. Kung papansinin mo yung nangyari doon sa part na First Blood na yon, eh, pinanish lang nila yung pag-overextend na ginawa ni Ryzen. Kakaiba na yung priority nila is the top lane. So, ang madali nga talaga na na-punish yun. Sensui, making sure na meron siyang impact dun sa mga parts ng mapa na kailangan siya. Dito sa bottom lane, siguro hindi siya kailangan kasi de-depensa lang naman dito si Netso. Instead, dun siya dun sa may taas at saktong-sakto na-punish nila yung unang move ni Ryzen. Nefs, looking healthy doon sa may baba at nahuli nila dito, mga kaibigan, na side ng OMG. Hindi naramdaman. Si Super Prince, kaso hindi naramdaman. Naparusahan pa nila Super Friends doon mismo si Eto Max. Akala natin si Super Friends na talaga yung mauhuli. Pero kabaliktaran pa rin yung nangyari. Akala natin hindi ramdam kasi bumabagal yung lakad niya. Oo. Pero nung bumabagal pala yung lakad ng Super Friends, sumigaw na siya. Tulungan niyo ako, men. Alam na niya. Tsaka nag-ulti siya kagad. Para kahit ma-stun siya pag may gumaw sa kanya, yung ultimate niya, yung Bat's Feast, may konting knockaw HP kasi yon. Tapos nasa ilalim pa siya ng outer turret energy shield. So 15% less damage yan. Eventually, nag-sprint siya palayo. Na-punish niya dun si Eto Max. Well done coming out from the members of Onyx. And we're telling you this. Kapag ganito yung itsura ng gold, ng economy ng isang late game team sa first 5 minutes, masayang-masaya sila. Careful ang Onyx. Ayaw nila masyadong lumaban. Oh! But as you can see, meron engagement! Dalawa ang nahuli doon sa kanto ng kanyang Numinon Blast. Si Sensui dito ay tatauhan na ni Ryzen. Hindi rin bibitaw si Reggie with a flicker in, and that is a double kill para kay Ryzen. And this opens up for a free turtle habang hindi na nga papasok o lalapit pa yung mga miyembro ng Onyx. Jackdo, sinabi na natin yung bakbakan ng dalawang taga-set. Sobrang importante. And you can see the alam ni Sensui na nasa slow siya. Inaabangan niya, gagamitin niya yung pagtanggal nung ultimate. Meron kasing tanggal stun yun eh kung sakali. May para siyang cleanse mechanic. And now, nung hindi nga lang napansin ni Dare na siya din ay nasa slow kasi mabilis muna siya eh. Tapos pagpasok na, bigla siyang nasa rage yung gilid. So instead na i-go nila si Sensui, ang target pala talaga ng Omega all along was yung Esmeralda na wala ng depensa after niyang tamaan ng Numinon Blast. Yan si Chuck Mamba, ang ating top 2 overall in assists. Meron siyang 1.8k assist at dumadagdag pa yon. At dahil sa napakagandang play na yon, eh, tumaas na yun. Tumaas. Meron pang additional, di ba? Ang ganda na ginagawa ng Omega, actually, the patience coming in from the silent killer here, si Chuck Mamba. Ang ganda nung abang niya eh, na alam niyang pwede nga may tumawid doon. And yung goal talaga nila in the first place would be there. Another set! Mahuhuli dito yung isa, hindi in-expect ni Nets na siya ang papasukin ng Barangay Omega. Wow! Nagpapakilala si Chakno kay Rapidut. Maganda yung mga engagements mo. Teka lang, ako muna. Ano yun, bata, alamat na ako. Bata, kakapasok mo pa lang, alamat na ako. Sinasabi dito ni Chakno. So far, 4 rotations, 4 assists. And another death brush coming in from the side of OMG. Wolf, what's happening? Wala bang pang face check dito yung side ng Onyx? Evidently, wala. Although, kill kay Rapidot, okay lang sila. Naiipit si Ryzen. This could be bad para sa Omega. Uy, pero makakatakas Ryzen. Makakatakas. Konti na lang ang buhay. Pero alam ng Omega na kaya nila nga mag-buy ng time doon. Na pwede silang, meron silang timers na pwede sila mag-extend. Tapos pag nandyan na, time's up na, atras na tayo. Okay na. Maganda ng rotation ng Omega. Tinitiin nila dito yung lane sa may bottom ng tamang timing. Iniikot nila dun sa timing ng ultimate ng Numinon Blast. At dahil doon nakakuha sila ng solid na engagements, bigla na lang sobrang taas ng ekonomiya ng Omega because of their power spike. Third turtle, 2.2k yung kanilang lamang. Dalawang tore sa bandang gilid. Next target nila dito surely is the mid lane. Buti na lang ang Onyx. Meron silang mga pang-depensa sa may mid lane courtesy of the Sicilian. Pero makikita na natin, napakadami ng item dito ni Wanwan. Tumarating ako sa punto na yung pagiging passive or pagiging maingat ng side ng Onyx is coming back to haunt them. Mm-hmm. Anong tingin mo dito sa current state ng ating laro sa ating? For Onyx, ang ganda naman ng ginagawa nila right from the start. Actually, sila pa kayong unang lumamang. And ngayon, meron pa sila mga engagements katulad dito
na pag may nakita sila, eh, talagang bibigyan nila si Chaknu. Napasobra ata at masyado naging komportable sa kanyang stay na nahuli siya dito ng Onyx. And actually, sa mga nakikita ko, mas nagiging maingat na ngayon yung side ng Onyx pagdating sa mga Bosch. Well, yan lang talaga yung kanilang pwedeng gawin sa ngayon. It's just... Uy! Sinitz! Pumasok okay, BMI! Okay. Kelra versus Nets, pero BMI lang din pabalik. Nakita mo naman yung damage na kayang i-deal ni Nets kahit na siya yung nabasagan doon ng Torres sa may budang ibaba. So hindi mo pwedeng sabihin na lamang si Kelra kasi nakikita mo naman yung damage niya eh. Continuous pa rin yung pag-gain niya dito ng gold. Nakakapag-ipon pa rin siya ng items. Yep. Nakita natin yung pagkagamit ng sprint para maiwasan yung pag-stack ng isang 1-1. Now that's very threatening. Kaso, yung ginawa doon ni Nets is alam niya na ito yung timing na wala pang Wind of Nature. So pwede pa siya gumawa nun. Unfortunately, wala siyang follow-up or anything. Wala siyang tulong. Ngayon, meron ng Wind of Nature. Hindi na niya pwedeng gawin yung mga ganong klase mga moves. Unless, alam niya at nakita niya na walang Wind of Nature na available para kay Kelra. Actually, sa nakikita ko, walang inspire ngayon si Kelra dahil dun sa attempt na yun. And definitely, wala ding sprint si Nets. But I think, in general, kung iisipin mo, kung mapasok sila sa laban ngayon, mas nawalan si Kelra. Oo, yung Inspire, no? Oo. Pero meron lang siyang ano, means of defense nga, yung Wind of Nature, nakakakuha niya lang. So, isisave niya talaga to for the Lord fight. Since yung Onyx, alam natin kung paano mag-hold to pagdating doon sa Lord Dance, eh yung Omega din naman, pagdating naman doon sa experience, eh kayang-kaya nilang gulangan. Nakita mo si Kelra dito, siya pa magsisimula, kukuha ng mga marka. Alam niya ang posisyon dito ni Sinsui, tsaka ni Nets. Kitang-kita ng Barangay Omega, si Rapidot dito. Tumitingin lang din. Ito yung pang-check push nila at sakto, nagiging maingat na nga talaga ang Onyx. Pero umpisa na to ng Omega. The Lord Dance will start and Rapidot with a play. Chaknu, makatakas pa! Chaknu with the escape. Napakaganda na nung sipa at setup dito na ginawa ni Chef Rapidot. Pero nagawan pa rin ng paraan ni Chaknu. Ngayon, ipupull lang nila yung Lord. Magkiklira sila sa mid lane and Onyx pa rin ang magli-lead ng Lord Dance. Kumbaga, follow the leader. Kami ang sundan nyo. Ito ang stepping. Ito yung choreo na gusto namin gawin. Regio, mauhuli dito ng isa pero hindi naman nila itutuloy. Again, Onyx still leading the Lord Dance. Kumbaga, yung isa ang gusto cramping. Yung isa, maladjababokis yung galaw na gusto gawin. Iba yung galaw eh, no? Oo. Pero kasi, ngayon naman, yung Onyx, talaga binibait out nila tong Lord. Oo, pero posibleng ituloy na. Konti na lang yung buhay. Renjo, papasok. Andito na nga ata yung Sibar naman ni Chef. Rapido, tapos may heavy spin pa. Pero ngayon yung Lord, sino kaya makakakuha? And that is a Lord Secure coming in from Sensui. Si Nets dito, napakasakit na. Papasok siya, wala ng Wind of Nature, pero may BMI out. Andito rin naman yung Wind of Nature ni Kelra na gagamitin niya upang makasurvive. Mula doon sa team fight. Eto, Max. Tuwa, tangka pa dito, makatakas. Pero hindi siya bibitawan ng Onyx. Si Sensui nakabang. And that is a kill. Palit dito sa apat na miyembro, wala na isang trade na nahuli. Ang Barangay Omega, yung Lord na secure pa ng Onyx. What went wrong? Anong nangyari sa Smart Omega? Hinayaan ng Onyx Philippines yung bottom lane na mapush. Actually, ibang parts ng na kanilang na mga lanes na mapush para sa trade dun sa number of people dun sa mismong clash. Lugi kung isipin sa mapa yung Onyx dahil nakapag-push si Kelra, pero kung usapang damage lang around the Lord area, lumamang dun yung Onyx Philippines. Tinaming talaga nila. Yung ikot ni Sensui, sobrang sulit dahil tatlo yung tinamaan, tapos na-secure nila yung Lord afterwards. Yung entry nga lang ni Nets talaga ang nagpabago ng laban na yon. Alam niya na malayo pa si Kelra, wala pang threat sa kanya. Kaya niya mag-deal ng damage at ang taas na rin yung farm niya nung time na yon. And of course, Super Friend still hitting the mark with his first kill. Saktong-sakto din, alam niya eh. Pag nag-enhance na dash yung isang Julian, abot pa rin yung sanguin ko sa dulo. Oh my goodness. Onyx Philippines. They turn things around. Pero may pinabalak. Use light ng OMG. Mik lang. Onyx, I don't think na alam nila kung anong nagaganap ngayon. Wala daw. May area na ito. Wala daw muna mag-iingay. Basta nakikita lang nila eh, si Der, si Rapidot, at si Sensui. At nagtago-taguan na tago-taguan ang mga members ng OMG. Tago-taguan. Maliwanag ang wad. Oo. Wala eh. Wala gusto magpakita eh. Nagtatago-taguan lang yung Omega at Onyx ngayon. Pero definitely mag-aantayan sila for the next spawn of the Lord. 64 seconds naman, na lang din naman. Pero in terms of the items ngayon, nakakahabol na. Actually, Onyx na nga lamang yung may hawak ng kalamangan just because of that clash kanina. Kasi yes. Omega na yung may hawak sana eh.
May Athena Shield na pinili dito si Kelra. So after yung Wind of Nature, defensive item talaga siya. That's good. Siguro ang kailangan nalang gawin dito ng Omega, kapag nagkaroon ulit ng malaking fight doon sa Lord, i-make sure nila na doon yung threat ni Kelra. Kasi si Sensui, kaya niya talaga mag-initiate. Wala siyang pinaka-problema ang Diggy. Ang pinaka-problema niya sa game na to, yung stacks na pwedeng kunin sa kanya ng isang 1-1. Kasi pag umipit dito si Sensui, para siyang target practice ng isang 1-1 eh. Pwede niya talagang stackan, tapos yung lipad niya sa ibang members ng Onyx. Steady lang, no? Kaso may items na dito, by the way. Mayroon ng Winter Truncheon na nakita ko from the side of Onyx, which means na kapag nakalipad nga dito si Kelra, mayroon silang pang-contra. Tatago na talaga ang members dito ng side ng OMG and Onyx. Naging malaking parte ng ating unang, yung mga unang parte ng laban natin, yung mga brush na yan. Diyan nakuha ni Chaknu yung kanyang dalawang Numinant Blast. So I really think that Onyx is just taking care of themselves. Kumbaga ito yung bantayan mo, yung sarili mo. Kasi walang magbabantay para sa'yo. At ang Lord na ito ay ang bagay na pinag-aagawan nila ngayon. Onyx, sila pa rin magsisimula. Nakasilip si Chaknu dito. Alam niya na hindi pa naman ito i-go ng Onyx or hindi pa naman irarush. Ang magiging problema lang dito would be there. Kasi si Der, kayang-kaya niya dito mag-clear tapos follow up agad sa teamfight eh. While ang maghahabol dito si Renjo. Yep. Nagpakita si, nagpakita si Ryzen dun sa may top lane. Hindi talaga mag-engage yung Onyx kasi naghihintay lang silang makuha yung purple buff ni Super Fates. Ngayon, nakuha na. Unleash na kanyang first skill. Uy, conceal play. Pwede may hulihin, pero hindi nila itutuloy. Silip lang muna ulit. Kelra actually positioning himself para makakuha nga dito ng stacks. Pero yung Esmeralda ata dito ni Der. Siya ata ang nahuli. Siya ang hahabulin dito ni Renjo. Pero 1v1 ang mangyayari. Tatakbo na siya doon sa kanyang mga kampe. Pero konti lang buhay ng Lord. Nakapwesto pa rin si Chaknu. Pero Luminum Blast. Pero hindi ito tatama. Yung Lord hindi na-reset. So pwede ituloy. Ayun. Si Rapidot naman ang pwesto at magtatago. Balik ang buhay ng Lord sa kalahati. Kaya naman, ito na naman ang Lord Dance na ginagawa nila madalas. Go time para side ng Onyx. Alam nilang walang Numinant Blast. Alam nila ito kanilang opening pero hindi nila makomit yung sarili nila onto that Lord. Yung Lord at almost 140 HP, ladies and gentlemen. And Kelra being so aggressive, katulad nga sinabi ni Wolf, ay gumamit na heavy spin! Uy, may heavy spin para itulang palayo ang mga miyembro. At Onyx na nga makakasecure ng Lord. Pagkatapos pagkuha ng Lord, Matic Mamba out na. Hindi na natin kailangan i-commit pa. And Onyx actually getting that Lord. Ito yung sinasabi natin na pagdating sa Lord Dance, yung hold ng isang Akai. Grabe! Ang ganda ng pinapakita dito, Wolf, ng side ng Onyx sa pag-control kay Kelra. Di pa natin nakikita si Kelra na lumilipad siya with a crossbow of Tang doon sa mga consecutive teamfights. Yes, nangyari. Kung papansin na natin naka-Winter Truncheon din dito si Sensui, alam niya na siya talaga yung target. Eh, wala na, sakripisyo ko na yung sarili ko. Alam ko na ako yung tatargetin dito ng 1-1 eventually. Yung mga ibang members ng Onyx nandun lang sa likuran. But most importantly, yung execution ng Onyx Philippines. Sinabay nila yung heavy spin nung maliit na yung buhay ng Lord para makuha nila sabay mayroon pang Blazing Duet. Si Der nga lang dito madidisgrasya. 2v1 situation. Nakaabang na ang Abyssal Strike. Pati yung sapak ni Ryzen. So now, Der wala sa laban pero may Lord na kasama ang Onyx. Ipupush nga nila to pero Sensui tutulak lang palayo ang mga nais dumipensa mula sa side ng Omega. Basag ang top lane inhibitor turret while mid lane madedepensahan pa naman nila. Pero dito mo nakikita, puso lang ang puso mula sa side ng Omega. At tignan mo yung mga pwesto ni Ryzen doon sa may kabilang side. If ever si Celion or Claude ang lumapit dito, this could be a pick-off. Lumalapit unti-unti doon si Super Prince, pero pwedeng pumunta sa backline. Nandito agad-agad si Ryzen. Grabe yung damage na ginawa dito ng Onyx, pero meron pang setup na gagamitin doon sa kanto. Tatama kay Rapidut, pero hindi muna na ito bibigyan si Nets. Mapipilitang gamitin yung kanyang Blazing Duet. Ooh. And si Ryzen, buhay pa rin. What a save coming in from Chaknu, providing the shield. Pero si Zizui nagamitan lang dito ng kanyang immortality upang makasurvive. Pero si Ryzen, magsistay pa rin sa jungle camp ng kalaban. Hindi pa rin kami tapos. Grabe, Omega with the kill intentions against Onyx. At ang maganda doon, eh, na-force nila yung immortality. Ang crucial na timing to because hindi rin ganun kabilis yung cooldown ng isang immortality. Considering na nandito na tayo sa late stages ng game, sobrang importante nung pagkakapitas nung immortality na yun. They also force the heavy spin, although mag-cooldown naman yan eventually. 40 seconds before the Lord, walang immortality si Sensui.
And that is very important para sa side ng Omega. Yun nga lang, kailangan nilang sagutin yung mga lane push ng Onyx Philippines. 33, well actually 27 seconds till the Lord respawns at bawas ng isang immortality. Yung side dito ng Onyx Philippines at dun pa sa jungler nila. Oo. So mas nagiging madali for Onyx OMG ngayon na mag-commit. But then again, nagiging matalino din si Sensui sa paggamit niya ng heavy spin. Oo, hindi niya ginagamit kung hindi perfect timing eh. Gagamitin niya lang kung konti na lang talaga yung buhay. Hindi sila basta-basta nagko-commit. Well, for Omega, dahil nga sa info nila na walang immortality, ang pwede lang i-go doon sa teamfight pag naglo-Lord Dance, eh, si Sensui nga. Dahil pag na-takedown nyo na si Sensui, mas malaki na yung chance na kayo makasecure since kailangan buhay lang naman si Ryzen upang ma-retry nyo yun. But now, patiently waiting. Chakno, nakapwesto doon kung saan tumatayo yung Lord. Pag hindi mo hinihit, sumisilip-silip lang habang nagtatago lang din ang Onyx. Uy. Kailangan siyang bigyan, na. Gigil na gigil na si Kailangan dito na gamitin yung kanyang crossbow tank pero nagamit yung heavy spin. Is this an opening, Wolf? Walang heavy spin yung side ng Onyx. Definitely an opening para sa Omega. Uy. Malipad ata. Si Kelo nakuha yung paglipad. Rapido dito. Mapipili na gumamit ang kanyang immortality. Pero meron din namang Winter Treadshot. Gabihin pa Super Fred. So buhay pa rin siya. Next dito, meron pa Blazing Duet. Pero mamba out na. Nung nakita niya na meron dito play na gagawin ng Omega. Ngayon, si Der makakapag-sustain. Pero buhay pa rin ang Onyx. Kelra, sobrang likot sa mapa na hindi siya basta-basta nahuhuli. May confidence ni Kelra. Sobrang aggressive ng mga galaw niya dito. Hindi nga niya kasama si Chakto, pero ganito siya katapang. He knows na kaya niyang i-outplay yung Onyx Philippines at dahil unang nabigyan dito si Chak nung siya yung mauuna ding mag-respawn, putting Omega sa isang man advantage over Onyx Philippines in this Lord take. Palapit na yung immortality ni Sensui. That's one thing na pwedeng laruin dito ng Onyx Philippines. Sure to check yung ating mga spells doon sa magkabilang team. Mas bawas si dito yung side ng Onyx Philippines pero may dalawa na huli. Doon, ng Sanguigloss. Napakaganda na naman ng kagat ni Super Friends dito. Yung mga attempt ng Barangay Omega ay napipigilan nila dahil nga lang doon sa damage na nabibigay niya. Dahil hindi nila kinakaya yung Lord konti lang ang buhay si Ryzen at si Sensui. Eh nagtatapat na, walang makakagat. Rapido at pinag-conceal play. Sino kaya ang sisipa? Ay nahabuli sa pinipad ng backline. Eh pumaksa at ang mapipwestuhan pero yung sipa niya ay hindi pabalik kundi palayo. Pero aabutan na nga siya, napasobra si Chef Rapido. At mukhang masusunog na ang kanyang niluluto. Pero nandito pa rin naman ang kanyang mga teammates sa pwede at handang-handang lumaban. Kelra. Versus Kelra. Mukhang makakalipad siya pero mapipigilan na ang confidence. Ladies and gentlemen, Kelra super confident play! Iniyayakap yung Esmeralda! Wow! Dinidikitan yung hero na mahilig dumikit. This is the most aggressive 1-1 that we can ever see. And this is despite the fact na wala siyang kasamang Lolita nung time na yon. Hindi mo kailangan ng protekta. Kelra knows how to play this hero. Kabisado niya. Sa lahat ng mga nanonood dyan, hindi siya yung Filipino savage dahil nag-savage lang siya. Talagang i-disrespect ka niya kapag kaparamdam niyang kaya kanyang i-outplay. Sobrang confident na player ni Kelra and kaya siya Filipino savage. Ladies and gentlemen, this is one of the reasons. Prime reason sa pinapakita niya sa inyo ngayon. Onyx. We were talking about yung mga Lord Dances, di ba? Unang magkamali talaga, mapapasama ng sobra-sobra sa mga teamfights. Yung Onyx Philippines, si Rapido, naghahanap talaga siya eh. Hanap siya ng hanap ng tamang opening. Eto Max yung nahanap niya, pero maling angulo yung kanyang sipa. Tapos, yung kaninang nakita nating magandang pagsabay ng heavy spin at ng Blazing Duet, this time hindi siya sabay. Pagka heavy spin, gusto saan nilang ma-retry yung Lord. Kaso, mas na-reset yung Lord afterwards, hindi nila nakuha. So ngayon, unti-unti nagka-crumble yung ginawa ng Onyx doon sa play na yon. And Omega na nga, nakaka-regain ng kalamangan. Si Nets makakaramdam dito mula sa damage ng Barangay Omega. May Lord pa na kalahati ang buhay. Babasag ata ng middle lane turret. Ang Omega, pero may Numinal Blast. Walang tatamaan eh isa, pero mukhang si Der lang ata. Doon sa kanto na naman, lahat dito ng ginagawa ng Onyx eh para lang talaga sa depensa kasi alam nilang lugi sila doon sa teamfight kanina, binabawi nila ngayon sa kanilang patience. We are witnessing one of the highest MLBB mechanics in a match. And tingin ko for analysts like you, Wolf, ano to eh, Christmas in August? Christmas in August, yung mga ganitong klaseng play. Yep, kasi
bawat gamit ng spell ay sobrang importante. Nako, si Super Friends isi-save dito ng heavy spin. Nahuli man siya ng Luminon Blast pero alam naman nila kung paano gagamitin. Chakto na pa sobra. Aabutan yung isa si Regio. May flicker out pa. Makakatakas nga ba? Kaso nga lang dito yung mga miyembro ng Onyx. Sabi nila, habulin natin to. Meron siya mahabakan na Cyclone. Enough nga ba to para makatakas? Pero sabi ni Der, hindi. Ako na nga habol sa'yo. Dalawa ang makukuha ng Onyx. While 50 seconds na lang natitira para doon sa Lord na magsuspon. Medyo delikado ang sitwasyon ng Omega. Walang makakatakas kay Der. Where is he? Over there. Over there. There, spider. Anywhere, spider. Spider. Pwede nilang kunin yung purple buff dito at alam nila lamang sila sa mga immortalities. And Super Fates, luck item na for sure. Itong crystal, masakit na talaga to. Kaya nang pumunit no kanyang mga first skill. Bats impact is gonna be there. Kung magbibenta siya ng isang ng boots para maging genius. Naupo! Full glass cannon build para kay Super Friends. Pag nataya to, wala tong boots. Yung glass cannon, uy! Merong papasabot doon sa may likod. Eto, Max goes down! Isushow away nila yung mga miyembro habang si Kelray makakalipad. Kaso alam may Winter Crunch play na gagawitin dito si Sensui upang makaligtas. Pero dahil doon sa kanilang ginawa, talagang makakakuha pa sila ng isa. And this is an advantage for Onyx. Dahil up na nga yung Lord na sobrang kunat. Malaki ang magiging epekto nito sa game kung sino man ang makakuha. Kailangan umuwi dito ni Sensui. Wala siyang mana, wala siyang ultimate. Omega, 36 seconds na wala silang mid laner. Pero nandito si Kelra. Buhay si Kelra. So far, wala siyang ultimate sa ngayon. Pero eventually, magkakaroon na. At we can see that. Binenta na. Alam ni Super Friends, kailangan niya talaga yung boots na yun. For spams. Lord Dance ulit. Mga kaibigan. It is a Lord Dance. Look at where Ryzen is. Huli na si Chakno. Pero Chakno, may flicker. Meron pa siya Numinon Black. Next! Nets is still alive! Nandun si Ryzen! Si Ryzen, nag-do-detour sa may padalikuran! Binigla yung mga miyembro dito ng Onyx! Akala nila lamang na sila, pero dito pa nga yung Abyssal Strike coming in from Regio! And that is a shutdown! Buhay ang Barangay Omega! Habang dalawa na lang ang dedepensa mula sa side ng Onyx, may minions sa paparating! Kakayanin nga ba yung depensa? May Falling Star mo na gagawin si Spider! Matagal ba? Kaso nga lang Immortality Pop, si Rapidup dito, sisipa na lang talaga! Meron nga lang Nominal Blast na nakaabang! And this is it! Barangay Omega, ang unang makakakuha. How perfect the moment is, nung winning moment na ng side ng Omega. May sumisigaw sa likod. Tapusin, tapusin. Ryzen gets one point over kay Sensui.